Okay, isa pong magandang araw po sa lahat ng mga kabayan ka-updates sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panigman kayo ng mundo. Magandang araw po. Ako po, ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, at ito ang SMDC Podcast. Okay, naku ha. Isang magandang araw po sa lahat ng mga patuloy pong nag-aabang sa ating podcast ngayong araw pa lamang na ito ng August 24, 2023. I know, super duper late na naman po. Okay, sa lahat po ng mga nag-aabang, ayan, sa lahat po ng mga kabayan, mga ka-updates na nag-aabang sa ating podcast, naku, pasensya na po ulit. Alam kong sobrang late, no? At talagang, ay nako, nabura po kasi ang ating podcast, ayan, na ine-edit natin. Hindi ko alam kung bakit, ano nangyari. Nabura na lang talaga siya bigla. So, ang dami ko na kung nasabi nga po doon, pero ganun talaga ang buhay. So, kailangan mag-move on agad. Oo, hindi ko alam kung nangyari, kabayan ka-updates. Kaya, medyo late talaga ang ating broadcast ng ating podcast. Broadcast. Oo, and syempre, pero may pambawi naman tayo kasi tayo po ay nag-upload ng bagong vlog. Ayan, dyan po mismo sa South 2. Ayan, South 2, located in SM South Mall, Las Piñas. Okay, tayo po ay nagbahagi ng kauna-unahang construction updates ng South 2 residences. Kasi marami nag-request, even mga hindi ko mga kliyente, no? Talagang nag-PM sa akin, uy, baka may pa-South 2. Ayan, so para walang issue, ayan na. Tayo nga po ay nagtungo sa South 2 residences, ayan, nung August 1. Sa lahat po ng mga kabayan ka-updates, kung alam nyo lang po, hindi po gaanong kalapit ang aking tirahan papuntang South 2. Okay? Talagang sobrang layo po nito sa akin. Pero okay lang. Sa ngalan po ng lahat ng mga kapamilya ko na kabayan ka-updates, kliyente ka man o hindi, yamang kayo po ay humihingi na request sa akin na magkaroon ng updates about South 2. Ayan na po, ha? Na-publish ko na nga po para po sa inyong lahat ito. At naway sana po ay naging masaya kayo sa ating short video ng South 2 Residences. Oo, so yan po ay medyo sana po maging pagpalubag-loob, ayan, sa ating naudlot na podcast yesterday. Oo, yesterday. Kasi sa totoo lang po, hindi ko talaga alam kung ano nangyari. Pero, nag-move on na nga lang talaga tayo kasi ang dami na rin naghihintay ng ating podcast. Ang dami na rin pong nanonood ng ating podcast, no? At nakikinig habang sila nga po ay nagmamaneho, bago matulog, di ba? May nag-PM pa nga sa akin dito na hindi ko maiwasang maluha. maluwa. Oo. So, hindi ko maiwasang matouch talaga. Ayan. May nag-PM pa sa akin dito na ang podcast ko daw, Kabayan Ka-Updates, ay ang kanyang pahinga. Oh! Akalain mo yun. Nag-update lang naman ako ng mga SMDC project, no? Tayo po ay nagsisilbi na pong pahinga. Hindi ko alam kung ma-offend ba ako o matutuwa ako. Kasi pag ikaw ay nagsisilbing pahinga, parang feeling ko, habang pinakikinggan niya ito, parang feeling ko lang, ha, habang pinakikinggan niyo ito, parang feeling ko inaanto kayo. hindi kasi tayo kasing energy sa mga vlogs ko. Dahil syempre, mauubusan tayo ng energy dito, Kabayan Ka-Updates. Opo, isang oras ang ating podcast. Imagine that, walang ads, walang commercial. 'Di ba? Ang hirap-hirap kayang mag-podcast, ang hirap-hirap mag-record ng podcast. Ang hirap-hirap magdadakdak dito ng buong oras tapos igo-ghost niya lang ako. Ang hirap kaya. Oo, pero 'di ba, medyo yung nakabasa ka ng mga ganitong mga messages, talagang
talagang nakakataba ng puso, no? Nakakakilig. Kasi sino ba naman tayo, 'di ba? Parang hindi naman tayo famous. Famous, 'di ba? So parang ano lang, parang tayo lang po ang nagsisilbing mikropono ng SMDC. Pero ayun, sobrang natutuwa lang talaga ako na marami sa inyo ang nakaka-appreciate ng ginagawa natin. And wag ko kayo mag-alala, pagbutihin ko pa. Pero Diyos ko, sa lahat naman ng mga nakikinig sa atin, kung yung mga ibang wala pa hong mga units dyan, ayun. Oo, kasi hindi po tayo podcaster o hindi po tayo vlogger lang ng SMDC. Tayo po ay nagbebenta. Oo, kapag dumating yung pagkakataon na hindi niyo na po ako nakikita ng nakikita na nagpa-podcast at nagba-vlog ng mga updates, ay nako, alam niyo na. Oo. Wala na po tayo sa SMDC kasi walang benta. Oo, siyempre ano pa rin po ang aming aming oxygen, ayan. Ang aming oxygen ay syempre production pa din. Ayan. And then I am hoping and pray, hindi lang naman po ito basta-basta trabaho lang, no? Kumbaga ito yung kumpanyang ito talaga yung kumpanyang pinangarap ko, minahal ko, at sobrang proud talaga ako, no? So para sa akin nga, hindi nga po ito trabaho, kaya lang syempre hindi may iwasan na at the end of the day parang kumpanya pa rin po, mga kabayan, mga ka-updates, no? Parang umikot pa rin tayo sa gulong ng kumpanya, na kung saan dapat talaga, alam niyo yun, nagagawa pa rin ng ating trabaho. So ito parang on the side ko lang po ito, dahil gusto ko lang ibahagi sa inyo mga ideas ko, mga updates na kailangan niyo malaman, lahat nagsisilbing mikropono nyo para po maibigay sa inyo yung mga kailangan nyo malaman. So ganun po, no? So hindi po tayo customer care serve, hindi po tayo customer service, hindi po tayo hindi lang tayo vlogger, hindi tayo podcaster, syempre tayo po mismo ay consultant. So sa lahat po ng mga ng mga kliyente dyan na nakikinig na wala pang unit, baka naman hayaan nyo, tulungan ko po kayo. Okay? Kasi hindi rin maganda, parang napaka weird din naman na kayo po ay nanonood ng mga updates pero wala kayong unit, di ba? Ang saya naman. Di ba pa? Kasi may isa rin akong hindi naman siya kumuha sa akin, natuwa lang siya, parang nanonood siya ng mga updates ko, wala siyang unit pero pinapanood lang niya. Ang sabi lang niya, naaaliw lang daw siya. Oo, di ba? Kaaliw-aliw daw ako. So, wala daw siyang unit. Kumbaga, nanonood lang siya kasi gusto lang niyang panoorin yung aking updates. Oo, maraming salamat naman. Pero nako, Diyos ko, Lord. Hindi ko talaga alam kung ano i-re-re ako. But anyways. Oo, pero masakap din naman kasi syempre na alam mo yon, meron kang unit. Di ba? Kumuha ka ng unit kasi gusto mong magkaroon ng property para magkaroon ng passive income in the future. 'Di ba ang sarap, nakaka-motivate maghulog ng property kapag every month nalalaman mo kung gaano nakataas, na dokumentado ang iyong ginagawang property, 'di ba? So maganda po yung ganoon, no? So hopefully I am hoping and pray ay sa lahat po ng mga bank updates, no, na na gustong magkaroon ng property, ayan, allow me to help you. At huwag na kayo magtampo kapag may mga pagkakataon na ako po ay late na nagbibigay ng mga messages sa WhatsApp. Huwag na ho kayo magtampo kasi, to be honest with you, marami din po akong kausap na kliyente. Hindi lang po ito basta kliyente, mga after sales. Yung mga kumuha na po sa atin, na parte po ng ating after sales service, no? So kayo, syempre, hindi po kayo pag kumuha kayo sa akin, eh yun na yun. Palaki pa rin po ang parte namin bilang consultant. Ayan, no? Hindi lang basta nag-reserve kayo, that's it, tapos na, no. Ayan, so pasensya na po sa lahat po ng mga kliyenteng nagme-message, no? At nalilito ng mga 2 hours. Sorry po talaga, no? Pero pag ako naman ay sumagot, ay sulit naman talaga yung pagbibigay ko ng proposal. Oo, basta wag lang walang ghosting lang. Uy.
Oh, yung mga ano, ay, ano sa lahat ng mga kapahing ka-updates, please lang ha. Nako, eto ha. Marami sa atin na parang ano, marami, hindi ko alam pag, hindi ko talaga alam kung mga ganun pa rin, no? So, wala akong problema kung mahal na mahalan kayo sa proposal. Wala akong problema mag sabihin niyo sa akin magkano ko yung kaya. Magagawa naman paraan yan, di ba? Pero yung tipong parang nabigyan ng proposal, and then wala na. Oo. So, okay lang po. Siguro ko, if you need time, wala akong problema kasi lahat din po ng mga kliyente ko, ina-ask ko kung kaya ba talaga, kung kailangan ng oras, wala akong problema. Hindi po kayo mamadaliin. Unless kung medyo may hinabol na memo. Ito meron pa, ma-share ko lang ha. Naku, nagulat talaga ako dito. Ayan. Nag-inquire sa akin, no? Client siya, humihingi ng proposal or sample computation ng Sands Residences, no? Alam ko nakapagkwento na ako sa inyo nitong ano, nitong isang beses, no, sa isa sa mga podcast ko. Naulit naman siya. Oo. Hiningi yung proposal, hiningi yung RA, hiningi yung ano. Tapos nagulat-gulat na lang ako. May isang picture niya. Nagbago ng picture sa WhatsApp. Oo. Nagbago ng picture sa WhatsApp. Yung mukha niya nilagay na SMDs. Oo, ba't ganun kayo? Diyos ko, ba't ganun kayo? Kaya pala humingi na rin ng RA sa akin. So, alam niyo yun, nakakalungkot lang. Dahil syempre, parang... ang hirap po ng ginagawa. Akala nyo lang po, pero mahirap po ginagawa namin. So, huwag naman ganun. pero pinapatawad na po siya, kabahin ka-update. So, wala lang po yun sa akin. Ang hindi ko lang maintindihan, ba't may mga ganun? Ayan. Oo. Kasi syempre, sabi ko nga po, ang oras po ang pinaka-importante po sa amin. I'm sure kayo din po, no? May pamilya kayong inuwian, may pamilya kayo din po kami inuwian, may oras din po kaming ibinabahagi sa aming pamilya na minsan po ay nababawasan dahil po sa tawag ng kliyente. Hindi po nagreklamo kasi bilang parte po ng aking commitment, ayan, parang kailangan gawin lahat ng paraan, kailangan maibigay lahat yung sagot, 'di ba? Kung napagod na 'yung mga daliri mo, okay lang na parang sige, wag muna. Wala akong problema, pero hindi pong ano. 'Yung mga ganun ba na kumuha sa iba? 'Yung mga 'yung naging ano na, naging parte ng parang ano lang po kasi, parang nakalungkot lang isipin na alam niyo 'yun, gumastos tayo ng oras, pinagpuyatan ko 'yung proposal, biglang tatanggalin niyo po ako sa litrato. Ito po ay sinasabi ko kasi hindi lang po ako malamang nakakaranas nito. Pero siguro nga baka hindi maiiwasan, pero baka sana habang tumatakbo ang panahon, sana maging kaugalian na nga po sa atin na alam niyo yun, maging proper. Ayan. Oo, ang dami ko na nasabi. Ayun lang naman mga kabahin, mga ka-updates. But again, sabi ko nga sa inyo, kung kayo po ay nag-aano, kung kayo po ay humingi ng oras, kung kayo po ay humingi ng oras para pag-isipan, sasabihin niyo wag muna, wala akong problema. Diyos ko Lord, ang dami ko na tinanggap na gano'ng salita na wag muna, wala akong problema sa akin. Pero yung manggo-ghost talaga, literal ghosting, at saka yung mga kliyenteng biglang ay nako, Mami Junisha, ikaw na nga bahala dito, Mami D, ikaw na bahala dito, Mami D. Tumanda mo, Pastor! Kung makatulong ka mo sa kong anak, arong labana, mauna na ang akong ipaabot ninyo! Isa pa! Napuyo ang akong anak, Drijinzan, inyong gikoy-koy! Kinsa ka na yung mala nga nagpaano? Humanda sila sa mga sigaw ng mahal na nako, ayan, si Mami Junisha. Ikaw nang bahala din, Mami D. Ayan. Para tatlo na po mga kaibigan, Mami D, last na lang. One last time, Mami D, pakilakasan. Louder, please. Louder! Kumanda mo, Pastor! Kung makatulong ka mo sa kong anak, arong labana, mauna na ang akong ipaabot ninyo! Ayan.
So yun po, no, sa lahat po mga kapain ka-updates, ang dami ko nung nasabi. Okay, so tayo po ay dumako na nga mismo. Ito gusto ko lang ibahagi muna sa inyo to, no. Itong pinilabas ng Forbes, ayan. Sila po, ito po ang mga nasa listahan ng Philippines Top Riches 2023. Ito po, ayon po ito sa Forbes, no. So, alamin natin, kilalanin natin ang 10 pinakamayamang tao sa Pilipinas sa taong 2023. Okay. Aha. Number 10. Lucio Tan. Lucio Tan with $2.6 billion. Number 9. Jaime Sobel de Ayala, $2.8 billion. Number 8, Isidro Consuni and siblings, $2.9 billion. Grabe. And dito pesa sa dollars po ito, kaman ka, please, dollars, oo. Para po sa pang-pito, ayan, na spot, Lance Gokongwei and siblings, $3 billion. Pang-anim, Abroitis family with $3.15 billion. Pang-lima, si Tony Tan Kaktiong with $3.2 billion. Pang-apat, si Mr. Ramon Ang with $3.4 billion. Pangatlo, Enrique Rason. Okay. Enrique Rason with 8, ang layo ng difference, $8.1 billion. Okay, po nga pangalawa naman po, si Mr. Manuel Villar with $9.7 billion. Okay, so ito na. Ang ating number one, kailangan may drums. At ang ating number one na pinakamayaman na tao sa Pilipinas sa taong 2023 ay sina. Si siblings with $14.4 billion. Grabe ang yaman talaga nila, no? So sila po ang mga 10 na nasa listahan po ng pinakamayamang tao sa Pilipinas para sa taong 2023. Ayan. So nakaka-inspire talaga, nakaka-inspire na maging sila, no? Pero sabi ko nga one time, no, what if ano? Parang kung inisip ko, what if parte ako ng pamilya nila? No, parang ano kayo mangyayari? Parang feeling ko may pressure ako. Kasi diba ito yung mga taong to, yung mga anak nila. Diba syempre mayaman na sila. No, yung mga anak nila talagang ano, yung mga anak nila talagang kailangan mag-aral, mag-aral lang mabuti. Kasi parang sila yung susunod sa yapak eh. Or susunod sa legacy ng kanilang pamilya. No, parang ang hirap din kung ikaw ay maging anak ng mga pamilyang ito. Oo, kasi ikaw ang susunod na henerasyon para magpatakbo ng kanilang mga negosyo. Ayan. Siguro ano na lang, magpapaampo na lang siguro ako. Okay. Siyempre sa mga C, di ba? Oo. Ano ba magandang gawin para maampo ng mga C? Siguro ano ba? Iniisip ko minsan, sa mga teleserye, hindi pong parang yung tipong parang, halimbawa, ito yung sakyan ni Sir Henry C. Jr. Ganyan. Ano ba may cause si Sir Henry C., no? Tapos, ano siya, parang,
siya ay siya ay magmamani, parang galing sa opisina yan, opisina no. Tapos pato parang lalabas ng building ng office no. So kunwari no, ano, parang kunwari maglalakad-lakad ako, tapos maghihimatay ako. Ano kaya, minsan, ano kaya gawin natin yun, no? Yung tipong kunwari, parang ano, parang, pag nakita mo yung may nakita kang isang mayaman na tao, tapos parang, ay, mukhang mayaman, yung papaampun ako, ganyan. So, gagawin mo parang, dadaan ka dun sa dadaanan niya, tapos kunwari, mahihimatay ka. Tapos pagising mo, ay, sino ka? Wala akong maalala. Very teleserye. Oh, malay natin, di ba? Gawin ko nga one time. Uy! Joke lang, joke. Baka, sabi, baka, ma-opisi, baka ma-memohan tayo. Sabihin ba ito? Oh, pero sila po ang mga ano, sila po ang pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ayan, most successful. And mapansin nyo, lahat po dito ay may mga kanilang, majority po sa kanila ay may kinalaman sa real estate, no? Kaya talagang marami nga talagang yumayaman sa real estate. 'Di ba? So, nakuha sa lahat po ng mga sa 10 pinakamayaman sa buong Pilipinas sa taong 2023, nako, galingan niyo pa. At sa lahat din naman ng mga kliyente natin, 'di ba, na nangangarap na maging katulad nila. Walang imposible, 'di ba? Walang imposible, talagang ano pa rin naman, talagang magiging successful ka basta, no? Basta ikaw ay ano, ikaw ay madiskarte, matalino, 'di ba? Open sa lahat ng mga negosyo. Kasi kahit sila alam, naniniwala ako hindi lang real estate ang panikinang mga negosyo, marami rin, 'di ba? So dapat ganun din tayo, maging open din tayo, 'di ba? Open-minded. Open-minded ko. Oh, ganun po mga kapatid, mga ka-updates. Ayan. So, ako ang talaga, ako siguro hindi ko pinapangarap pag mayaman. Sobrang yaman talaga. Siguro na lang. Siguro yung tama lang talaga. Siguro mga ano lang. Simple lang kasi ako. Oo, simple lang gusto talaga mangyari. Magkaroon lang ng mga 1 billion pesos lang. Ganyan. Simple lang po ako. 1 billion pesos. Oo. Hindi, kumbaga parang ano lang, parang yung tipong makapag-provide ka lang sa family mo, ba? Diba? Yung makapag magkaroon ka lang ng bahay sa sarili mo, magkaroon ka ng kotse. Ayun, kumbaga ano lang, yung tipong ano lang, tipong simpleng pamumuhay lang, pero yung hindi ka nangungupahan, may negosyo ka. So yung makapag-provide ka lang sa magandang ano, nang maganda ayan sa pamilya mo. Okay na okay sa akin. Hindi ko inangat yung super duper yaman. Pero kung ano, 'di ba, kung why not, kung talagang loob ng Lord na mamatay, di maganda. Pero 'yun, para sa akin parang ano, parang sa akin sapat na po na talagang nakakabahagi tayo ng tulong sa iba, nakapag-provide sa family. Pero parang may bahay na natutuluyan na alam mong iyo. So yun po. Okay. Oy, wait lang ha. Ayan, bagong issue naman tayo. Babasahin ko lahat ng mga ano niyo, mga comments niyo dito mismo sa aking mga videos. Ayan. So gusto ko lang basahin. And syempre may mga tanong din po kasi kayo sa aking mga videos. Ayan. So simulan po natin dito. Super gustong gusto tong comment mong to ha, Jesse Limata 5181 ha. Sobrang laging suki natin to si Jesse Limata 5181. Siya po ay ano ba to? Siya po ay nag comment sa sale residences updates. Ayan. Ang sabi niya, blooming ka cutie pie Justine, sana all. Well. Oh, sabay nag-ayos talaga ng buhok, no. Ayan. Ano lang, blooming. Siguro na lang, siguro hydrated lang po tayo. Oo, hydrated lang tayo. Inom-inom ng tubig, ayan. Tulog, positive lang sa buhay, oh, 'di ba? Positive. Ayan. So, blooming ka cutie pie. Natuwa ko dito kay Jessie Limata. Blooming ka cutie pie. Cutie pie.
Oh, nako, maraming salamat kay Jessely Mata. May pa siyang sinabi dito, dito mismo sa podcast ko last episode 12. Gold dress sa sky deck din, maganda view for planes spotting. Oy, totoo to. Actually, isa rin to sa mga inaabangan ko. Kaya lang, tayo po ay nasa gold residences na. Wala na tayong chance na makapunta ng roof deck ng gold dress. Oo, kasi exclusive lang po yun sa lahat ng mga nasa gold dress. Okay. Diba? So, siguro ano na lang, sa balcony na lang titingin. Ayan. So, sa lahat po ng mga may unit sa gold dress, naku, ang swerte nyo. Kasi may roof deck nga pala dyan, napakaganda ng view nyo dyan pag yung mga aeroplano na dumadaan. Ewan ko, parang ang sarap lang dyan sa pakiramdam na pag nakita ka ng airplane, diba? Parang iba, nare-relax ka na. Ako hindi ko naiingay, natuwa lang talaga ako na meron kang aeroplano nakikita. Okay. Sabi dito ni Arnold Kakam, how much is the current price for a one bedroom 26.82 square meters and 35.21 both with balcony? Okay. So sa tansya ko po mga kabayan ka updates, ayan kay Sir Arnold Kakam na nag comment sa Glam updates as of May 4, 2023. Ang ating mga presyuhan diyan sa 1BR with balcony na sa mga 7.8 something. Ayan, 7.8 to 9 million. Okay, 7.8 to 9-10 million. Ayan, si Glam Residences, yung mga with balcony po. Ayan, so kung gusto mo makahingi ng competition, Sir Arnold, ayan, please let me know. I-drop mo lang yung email address or i-message nyo ako sa WhatsApp, 63-9152-814-355. Okay. Jacqueline Alfeshe 2709. When po ang turnover ng sale residences? Ayan. Alam nyo, ito hindi na po ako magpapakaano-ano pa, no? Actually, dito po sa sale residences, balita ko na delay po ang turnover. Okay? Na-delay po ang turnover ng sale residences, no? Pero dito po kasi sa aming pro, ang aming turnover dito, wait lang ah. Sana ba 'yon? I just want to make sure na talagang sigurado yung ating dito sa ating pro. Ayan. So May 31, 2023 dapat talaga ang turnover. Pero siyempre, nagka-pandemic nga po, nagkaroon ng lockdown. So, nagkaroon tayo ng mga delay. Ayan. Okay. So, ngayon po, ang alam ko sa lahat po ng mga nakatanggap, sa lahat po ng mga owners, according sa mga owners ng sale, na move ang turnover next year, kundi ako nagkakamali. Totoo lang kabayan ka-updates, favorable po yung pag-delay ng turnover. Halimbawa, kung ang last month ng DP mo is May 2023, mag-request ka lang sa SMDC na maghulog ka na lang ulit ng gaytong monthly hanggang sa ma-turnover siya. Kasi may mga ibang mga developer na kapag na-delay sila ng turnover. Totoo po ito ha, kasi nangyari ito sa isang kliyente ko. Na-delay sila sa turnover. Okay. Obligado ka nang, alimbawa ang turnover ay December 2023. Okay. Na-late sila. Ano bang buwan ngayon? August. Alimbawa ngayong buwan dapat yung last month ng DP mo. Pero na-move yung turnover ng August 2024. Okay? Yung ibang developer ginagawa nila, August 2023, since yun ang last month DP mo,
kailangan mo nang mag-loan sa banko. So imagine magbabayad ka ng 1 year na may interest. 'Di ba? So ako sa akin kasi mas practical kung ituloy-tuloy mo na lang yung hulog muna. Pwede ka mag-stop payment, no? Pero 'di ba pag tinuloy-tuloy mo kasi yung hulog, kabawasan 'yun sa principal mo, mababawasan ng iyong balance sa banko. So may mga magandang effect din, no? Na kapag nade-delay po ang turnover, pwede kayo magpahinga sa inyong monthly. Pangalawa, kung gusto mo ituloy, babawas po yun sa inyong balance sa banko. Pangatlo, may enough time ka pa para makapag-ipon sa pang-interior. So magandang, malaking bagay din po, no? So ako sa akin, kung sa akin man nangyayari yan, yung ganyan delay turnover, it's okay. Okay, kasi ano naman, parang mata-turnover pa rin naman yan knowing SMDC. 'Di ba? So alam ko doon sa tanong kanina, alam ko next year, hindi ko lang ma-define kung anong petsa kasi kami po ay sumusunod lang mismo sa portal namin. Pero 'yun nga, kung titignan niyo yung promo namin sa sale residences, talaga mahaba-haba yung terms namin. Yung mga nospat dipin namin umaabot ng 3 years. Ayan. But then again, sabi ko nga, favorable sa inyo. Lalong-lalo na sa mga nagpapasalo, sa lahat ng mga nagbebenta, no, ng mga resale. May enough time kayo na huwag mo nang maghulog, okay? Tapos, alam ko, pwedeng ganun. Bibigyan kayo ng option SMDC kung gusto mo ituloy yung hulog mo or stop payment ka muna, no? Kung plano mo ibenta, hindi mag-stop payment ka na. Okay? Sabi naman ni James Brian Navarro, 1825, paano po ba malalaman if mayroong parking space ang unit ko sa Glam? Bala ko ibenta yung unit ko 1BR, 23.75 square meters. Ayan. So meron siyang unit sa Glam, 23.75. So I assume 1BR without balcony po ito. Okay. Kay Sir James, wala tayong parking. May parking time binibenta sa Glam pero hindi po ito nakapackage mismo sa unit mo unless kung gusto magkaroon ng parking, kailangan mo siyang bilhin. Okay, so yung mga parking natin sa lahat ng mga projects natin, actually ang parking natin hindi mo na kailangan i-loan sa banko, 100% payable in 10 years, 0% interest. Okay, so kung balak mo siya ibenta, ako sa'yo, medyo wag ka nang kumuha ng parking kasi dagdag costing lang naman yan kung plano mo siya ibenta, no? Kasi mukhang sa nakita ko sa message mo dito, parang balak na siya ibenta. Okay, maganda rin na may parking ka kaya lang parang tingin ko kung medyo gusto mo nang ibenta agad-agad, okay, I suggest wag ka nang kumuha. Okay, gusto ko lang bigyan din itong mga ano, no, ito mga pasalo na ito, no, kasi ang dami kasing ano, though marami rin naman sa akin talaga na nagpapatulong na magpasalo at ako din po ay minsan nagsasalo, no, ng mga property. I mean, tumutulong sa mga kliyente ko na pinapasalo o pinapareseal. Ayan. Gusto ko lang ibigay ng mga tips or feeds. Ayan. Kung kayo po ay kukuha ng mga resale units. Okay. Pag kukuha kayo ng resale units or pag kukuha kayo ng mga property ng mga pasalo, please make sure yung pagiging legit ng seller. Okay. At ng broker na kausap nyo. Okay. Yung pagiging legit nila. Ako sa akin, mas mabuti na humaging paraning po tayo. O, kasi at the end of the day, it's your hard-earned money pa rin talaga, no? Pangalawa, yung mga napag-usapan ng mga presyo, make sure na talagang yun talaga yung mga presyong susundin. Kasi may mga pagkakataon kasi, lagi na lang ho itong nangyayari. Hindi nasasama si transfer fee. Si transfer fee, sasabihin na ang transfer fee ay ganitong presyo, pero
magugulat kayo, malaki po ang presyo ng transfer fee. Alam niyo ba magkano ang transfer fee ng MOA? 300,000 pesos. Sobrang laki. E tapos, pag naka-encounter kayo ng, syempre kung kumuha ka mura, di ba parang, ay, ang bagsak presyo, kaya kinuha ko ng ganyan-ganyan. Huwag kayong masyadong magpakakampante na parang na-jackpot kayo kasi pag kayo ay nagkapirmahan at nagkabayaran na ng inyong seller, ang lalabas na kasi ang problema, lalabas kasi ang problema diyan yung ano, transfer fee. Syempre parang hindi pa mababayaran yung ano, transfer, kailangan bayaran yung transfer fee. Ang transfer fee is 300,000. So imagine that kung nabayaran mo na yung seller, tapos naiwan yung property, yung ano, yung 300,000. 'Di ba? Sino ang gabayad noon? So malamang ikaw ang gabayad nung, siyempre kailangan mo ng inyong pangalan. Pero dapat sa una pa lang pinag-uusapan yun na yan. For example, sa wind, ang bentahan talaga, limawa, may nagbibenta ng wind, for example, mga 3 million. Pag 3 million, all-in na ba to? Wala na bang hidden charges? Wala na bang extra charges? No? Kasi marami ng beses na nangyari na ganyan, na kapag kumuha ng property, akala naka-jackpot, yung pala, may mga hidden charges pa pala. May mga ganun-ganun pa. Which is ang pinaka, nakita ko laging kawawa, ang laki kong nakita ang kawawa talaga dito, yung bumibili ng pasalo. Okay. Kaya nakuha, mag-ingat po tayo sa lahat ng mga pasalo. Kasi, baka mamaya, nakamuka ka nga dahil sa pasalo, pero sa dulo pala, walang magsasalo sa'yo. Mapunchline ko lang, bakit ba? Kumbaga ako, walang problema sa akin na kahit yung mga clients na ano, kasi nagpapasalo din po ako, tumutulong ko sa mga resale, pero pinapaliwanag ko na agad kung ano yung mga kailangan magandaan. Ganito mangyayari ha, ito yung listahan, transfer fees, capital gains, di ba? Para at least, alam mo na agad, no, kung may mga disagreements, medyo hindi tumutugma, ayan, alam mo na agad, no, or pag-uusapan agad yung presyuhan kasi yung parang kapaan kayo, sinong babae nito, sinong babae ng ganyan, ang hirap po, no. So ingat po sa lahat ng mga pasalaw ha. Alam ko nirespeto ko yung lahat ng mga nagbebenta ng mga units ngayon, okay, pero siguro sa inyo rin po, kabahan ka-update sa lahat po ng mga nag-resale ng unit. Tignan nyo rin po yung panahon. Yung panahon po, kasi may mga pagkakataon na hindi ito ang maganda pagkakataon para magbenta. May mga times na talagang, alam mo yon, mas maganda yung bentahan. Like for example, yung sa now, okay, may mga nagbebentahan na dyan, may mga nagbebentahan na nga dyan, kasi nga ubus ni. Maraming ano dyan. Ano ba? I assume sa air kasi sold out na rin, shore 2, shore 1 sold out na rin. So kung magbenta ng property pero mga pang inventory, I suggest huwag muna. Kung talagang hindi talaga kaya, siguro sa kamag-anak mo ibenta, kasi sa kamag-anak may ano pa yan, consideration pa yan. Pero sa hindi mo kilala, baka ikaw lang mahirapan, baka ikaw lang, ikaw medyo hindi talaga ako ano, parang hindi ako comfortable kung kasi ang daming ganyan, parang gustong i-benta yung property pero ang dami pang inventory, ang hirap kalabanin ng promos ng SMDC. But then again, sabi ko nga, lahat naman tayo talaga, syempre may dahilan kung ba't kumuha ng property, pero sa pagkuha ng property, isaalang-alang nyo rin po na may mga pagkakataon na hindi po na may panahon talaga na dapat ibenta yung property. Hindi yung ora-orada. Kasi kayo din po ang magdurusa. Ayan. Sabi ni Sir Jeremy 49463, thank you for posting dito po mismo sa SMDC Sale Residences construction updates as of July 2026. Maraming salamat Sir Jeremy. Maraming salamat sa update malayo pa sa unit ko, 34th floor. Sabi ni Lawig Pan
total yun, 9,000. Ito naman yung kanyang comments dito mismo sa Sands Residences as of June 2023. Ayan. So, sabi pa rito, kung ikaw ang tatanungin Justine, ito naman, saan naman to, PM naman sa akin to, kung ikaw ang tatanungin Justine, anong gusto mo? Or ano ang pipiliin mo? Gold Reso or Gold Residences? Okay. Ako, sabi ko nga, mula po ito kay Cheska Bautista. Okay. Ako, sa sabi ko nga lagi, no, masaya ako dun sa nakuha kong property sa Gold Residences. Kung kakayanin pa, gusto kong kumuha sa Gold Reso. Ayan. Kasi office kasi yun. Pero kung pipiliin mo ako ng 1BR with or without balcony, bibiliin ko pa rin yung 1BR with balcony. Kasi everyone loves balcony. Okay. Though ang lamang mo lang minsan sa Gold, kasi dalawa kasi ang version ng 27.9 dyan, square meter sa phase 2, may 1BR with, may 1BR without. Pag 1BR without, malaki ang kwarto mo. So imagine mo yung balcony, para in-enclose yun, para lumaki yung kwarto mo. Pero kung 1BR with balcony, liliit yung bedroom mo. Pero ako, I don't mind kahit na medyo maliit yung bedroom ko basta may balcony ako. Kasi iba yung naibibigay pag may balcony ka talaga. Okay, baka sa akin na iba, mas makapag-isip ka ng maluwag kapag binakita kang city lights, ganyan. Okay, so ganoon lang sa akin, no? Pero sa, it depends on you kung anong heart mo, kung ano yung gusto mo, yung pa rin naman ang masunod. Hindi yung parang ano, parang sa akin, kasi ako yun eh, no? Pero sa inyo, it's up to you kung anong gusto nyo. Pero for me, everyone loves balcony, so talagang, tsaka ano pa, mas mabenta sa Airbnb. Justine, ano ang tatlong bagay na, ay ano, parang pang-miss you to. Oo. Ano ang tatlong bagay? Ano yung tatlong bagay? Ano, nawawala. Okay. Ano ang tatlong bagay na dapat kunin sa SMDC? Ano to? Ang gulo ng question. Tatlong bagay or tatlong unit na dapat kunin sa SMDC na hindi mo na dapat pag-isipan pa. Ay, gusto ko tong tanong na to. Oo. Tatlong bagay, tatlong unit yun sa hindi mo na kailangan mag-isipan pa sa SMDC. Ito, isisingit ko yung mga nare-reopen. Ayan. Yung una, Now Residences. Ay, nako. Ang daming nagpapatayan sa mga ano, sa mga, pag may nare-reopen dyan, ang daming nagpapatayan sa Now Residences. Okay? So, pangalawa, Ice Tower. Facing Mall of Asia. Again, facing Mall of Asia. Diyos ko, Lord. Oo. Kasi affordable. Kasi sa sale at short three, ang sale kasi na facing Mall of Asia ay 2-bedroom. No? Sa short three naman, mga 1-bedroom with balcony. Maganda rin naman 32 square meters. Kaya lang, medyo mas mura, affordable si Ice Tower facing Mall of Asia. Mas malapit pa, kaya mas bongga. Ice Tower facing Mall of Asia. Pangatlo, Shore 2 facing Manila Bay. Ah! yan yung tatlong gustong gusto talaga na pag may nare-reopen, kahit na wala akong client, na talagang hinohold ko, inaamin ko po ito, hinohold ko talaga yan. Wala akong pakialam kung magpe-penalty ako, pero kasi talagang ano, ito yung mga units ng good catch talaga. Maniwala kayo sa akin, good catch talaga. Makipagpatay ng mga kapatid ko, yung mga kapatid ko sa industriya para lang makuha ang mga units na yan. Kaya nga, sa lahat ng mga clients ko na kapag may ano, pag may nare-reopen, talagang excited ako. Uy, may nare-reopen! Ice Reso, Ice Tower, office facing Mall of Asia, kunin mo na! Gigil talaga ako. Kasi syempre, talagang ano, bibihira lang ganyang unit. No? So, nakuha sa lahat po ng mga kabanka updates, alam nyo na, yung tatlong yan. Okay, yung tatlong yan. Baka may mag-PM sa akin dito. Sabihin nyo sa akin kung gusto nyo.
Okay. May nakakip ako ng ice reso. So, yun. Hinuhold ko talaga siya. Kasi gustong gusto talagang ano yun, makuha yung unit na yun. Okay. So, hintay lang tayo ng tamang kliyente. Baka ikaw na. Ayan, ikaw na nakikinig ngayon. Okay. Naku, ang dami ko na nasabi. Sobrang dami ng ating napag-usapan ngayong araw na ito. August 24, 2023. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pakikinig, sa aking podcast, sa lahat ng mga videos ko, vlogs, all about SMDC projects. Ayan. Kung kayo po ay may kung kayo po ay may mga tanong ha, all about SMDC project, okay? I-WhatsApp niyo lang po ako at 6391528143555. 6391528142814355 or di naman kaya mag-email kayo sa akin Archeda Justine or di naman kaya mag-email kayo sa akin archedajustine.smdc@gmail.com. Pag may mga tanong kayo doon, ayan, please, pag nasagot ko, sumagutin po kayo. Oo, wag lang, wag ghosting. Ayan, Diyos ko, malaya pa ang November 1. Okay, and konting updates lang sa mga promos natin sa SMDC. Okay, meron pa rin tayong mga discount sa Ice Reso. Meron pa rin tayong discount sa Shore Gold Fame. Ayan, marami pa rin tayo mga promos, pero September, nakakatakot kasi baka mawala na sila. So, I suggest, pag-isipan nyo ng mabuti. Oo. Pag-isipan nyo ng mabuti kasi medyo itong September ang pinaka iba ang labanan ng mga promos this September. Itong August, medyo magagaganda pa. Lalo yung Ice Reso, 15%, naka 15% discount yung discount nila. Ayan. Yung mga nangitirang unit sa Ice Reso. Kaya nakukunin nyo na po kabahin ka updates. Mag-DM na kayo. Mag-DM na po kayo sa aking WhatsApp. Okay? Huwag nyo rin po kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel. Ayan, ang aking Spotify. I-follow nyo po ako sa Spotify account. Facebook page. Dalawa po ang Facebook page ko. Justin Archeda-SMDC TV and SMDC Cavayan Investments. Dalawa po, ayan, nakapag-upload tayo or nakapag-status po tayo. And meron din po tayong TikTok account and Instagram. Don't forget to follow me on TikTok and Instagram. And Threads, ha? Meron rin tayo sa Threads, okay? Sana po ay tuloy-tuloy pa rin po ang inyong pakikinig sa aking podcast every Wednesday and Sunday. Again, pasensya na talaga kayo, pero this Sunday, hindi tayo mali-late. Huwag ako mag-ala. This Sunday, 9 p.m. Ayan, sabay-sabay ito nakapublish sa Spotify, YouTube, and Facebook page. Okay, once again guys, maraming salamat po sa inyong panonood mula simula hanggang dulo, pakikinig mula simula hanggang dulo. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, na nag-iiwan po sa inyo nakatagang kabayan ka updates. Sabay-sabay po tayong lumipad at mangarap. Again, maraming salamat po. Stay safe and happy. Investing, everyone. Bye.